esto. The Father and the Son and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. Your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they all saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Good evening, po. Behold, I am with you always until the end of time. We are celebrating Trinity Sunday, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron pong bagong epidemic ngayon. Hindi masyadong bago. Hindi ko alam kung kaya ng mga doktor ito. Hindi ko alam kung kaya ng mga gamot ang bagong epidemic na ito. It's called loneliness epidemic. Yung kalungkutan. Ito po yata, hindi makukuha sa gamot para matulog ka lang. Pagkagising mo, malungkot ka pa rin. Marami po yung mga may loneliness as an epidemic. Sometimes starts in some way, maybe a problem, or broken heart, or transition in life. Pagbabago sa buhay, nag-retire ka, or you're not with your children anymore, or namatay yung partner mo sa buhay, or nagkasakit ka, loneliness can creep in konti-konti. Did you know that loneliness kills? Yung kalungkutan, nakakamatay sa katagalan. If you allow that loneliness will kill your sense of happiness, your relationship, and your sense of fulfillment in life. Pinapatay po yan ang kalungkutan. Kasi ngayon naman, ang daming mga tinatawag na isolation innovations. Sorry, isolating innovations. Isolating innovation. Anong gusto ko sabihin? Ang dami ng mga naiimbento ng mga tao ngayon that separates us from one another. Tingnan niyo po yung magagandang cellphone ninyo na may magagandang games. Kung minsan magkakasama kayo, hindi man kayo nakukwentuhan. You isolate yourself because of these innovations. The gadgets of your children. The games children play today. Minsan may nabasa akong article at title, "The Games We Played Before." Ano po yung games natin noon? Piko, patintero, gentry, ano ba? Hide and seek, ano ba yun?
Noon, kukunin ko yung garter ng nanay ko sa pantalon niya, yung Chinese garter, yung chinelas, at may lata. Did you know these games? Una, walang baterya. Second, you not with Wi-Fi. Walang charging. Ikatlo, yung kalaro mo tao. Yung kalaro mo, kabit-bahay, pinsa, kaklase, kuya, ate, kaibigan ni ate, kaibigan ni kuya. And that is games that we played before. But the other innovations that we have, the games that we play, the games your children play, they isolate themselves. Minsan may nakwento yata si Pope nung hindi pa yata siya Pope, naka-elevator daw siya. Hindi pa si Santo Papa, siguro bishop or priest. Pagkatapos daw, pumasok yung isang matanda sa elevator. Pagkapasok niya sa elevator, sabi ng matanda, "Good morning, good morning, good morning, good morning." Hindi man sila magkakakilala, pero good morning, good morning. O nag-good morning ang sila. And then after another floor, pumasok naman sa elevator daw yung isang bata. May dalang gadgets. Wala lang daw, nakatingin lang ganun. Pumasok sa elevator, parang walang nakitang tao. Parang walang tao, parang walang kasama. At pagkatapos lumabas na, sabi daw ng Pope, was still young. Bago-bago pa lang yata yung mga laruan. This is isolating the young from their peers. Sa Japan, meron din ganyan. Sa Japan, may tawag sa ganyan. Hikikomori. But it is caused by something, not by gadgets only. Halimbawa, high school ka, nakaranas ka ng matinding, ano tawag doon? Yung sa mga eskwelahan? Yung bully. Nabully ka sa eskwela. Napahiya ka sa classroom. Bumagsak ka sa major exam. Tinearn down ka ng mahal mo sa buhay. O kaya, nasaktan ka sa magulang mo. And they opt to be isolated. Nagkukulong po sila. Di ba po, nung tayong mga bata, nagkukulong din tayo pag may tampo? Kaya lang, pag gutom na tayo, lalabas na tayo, di ba? One day lang. Pero yung mga Japanese young, they go to hikikomori. They isolate themselves months and years. Up to the point it's so difficult for them to reintegrate into the reality of life. Napansin niyo po, ang daming mga violent stories ngayon, lalo na sa Amerika. Last week pa lang, mayroon namang estudyante sa Texas, may dalang baril. Pinagbabaril niya yung mga kaklase niya, teacher. Pinili pa niya yung mga binaril niya. And you know, a few months ago, mas matindi rin, ang daming mga namatay. Pinag-aralan po yung mga serial killers, no? Those who go to rampaging, killing a lot of people. Ano po sila, yung serial killers? Meron silang common denominator. Ano po yung common denominator nila? They have no loving home. They have no nourishing family and community. They have no positive relationship that could accompany them, that could absorb their violent tendencies. If you raise your children, do not only raise them to be intelligent and successful and healthy. Kanina muna, alasin ko, may bininyagan ako. Sabi ko sa mga parents and godparents, do you promise to raise your child the way Christ taught us to love God and to love our neighbor? Yan ang pangako natin. Yung mga anak natin, hindi lang sila magiging matalino, successful, mayaman, pogi, healthy. Sila ay pagmamahal sa kapwa, pakikisama sa iba. They have sense of social awareness and sense of social responsibility. Napakasakit sa mga magulang. Successful ang anak mo. Mayaman ang anak mo. Magaling ang anak mo. Pero wala siyang pagmamahal sa kapwa. I'm sorry, you are a failure. Because our Christian faith tells us that our life is not to be isolated. We are humans. And we are born most helpless. Alam niyo po, sa lahat ng mga sinisilang sa mundo, pinakamahina yung tao pagkasilang. Nakikita na po kayong sinilang na kabayo? After a few minutes, tumatakbo na?
Nakakita na po kayo ng baby camel pagkasilang, doktora, doktora tayo. Pagkasilang ng baby camel, after a few minutes, tumatayo na. Nakakita na kayong yung itlog na sinilang yung chicken, yung chick. May nakita ko pong may bait na sisi. Ako, nakakita, numalit po kami. May native na, native na manok po kami sa aming likuran ng bahay. After a few minutes, yung sisi, naglalakad na. Ganon din yung mga isda. When they go out from their mother, they are already swimming on their own. Kayong tao, tayong tao, tayong tao. Pagkasilang natin, how long does it take for you to be on your own? How long? 1 week? 2 weeks? 3 weeks? 1 year? 2 years? 3 years? It takes a lot of time to be on our own. And why do you think that you can do it on your own when you are already old? Maybe this is a sign that we need family. That we need constant care even when we are already old. Nourishing us for many years before we can be on our own to survive. Kumisan kasi we would like to be like eagle. I want you to be like an eagle. Atinewian. Eagle, to be on your own, to be a leader, to be high, flying high. But even a leader cannot be alone. It should be with the people. With the community, with the family. We are not eagles. We are human. And we are not meant to be on our own. Kaya kung minsan, nangangati yung ulo ko pag may sinasabing, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you our next resource person. He's very successful. He's a self-made man. Meron bang ganon? Self-made man? Taong ginawa niya, sarili niya? Wala namang ganon, di ba? Kaya naging matumpay, tinulungan siya ng magulang niya, pinaaral siya ng parents niya. May teacher siya, may kasama siya sa organisasyon. We were never, never, never meant to be alone. We are never meant to be on our own. My dear friends, if you live on your own, I invite you to be part of a family, a part of good, real friendship, a part of a community, a part of church. I hope you don't mind. In the middle of my homily, maglalagay ako ng video. Nandiyan po yung video natin about teamwork. Teamwork. Kumisan, nakakatakot yung malaking problema. Pero kumisan, paglalaban tayo, it could really be also very good when we just work together. Do not solve your problem alone. Solve your problem with others. Pwede natin palabas yan. 1 minute lang po. Tingnan, nakita niyo po yan, ha? Kawawa yung mga penguin. Ilaban mo sa whale naman ako. Yan. Kawawa siya. Oh, whale ba ito? Finger whale. Yan. Nakainin sila. Pero pag nagkanya-kanya sila, kakainin sila ng whale. Ano pa po yan? Mga langgam naman. Move it. Gagawin ng merienda itong mga crops. Kaya lang, mga crops, malilit lang sila. But then they unite. Kawawa. I pray that we will live this kind of life. May malalaking problema tayo. Pero malaki yan kung ikaw lang mag-isa. But if you have your family, you have your friends, you have your church, you have your community. I think this is what our celebration of Trinity Sunday tells us. We are born in a family and we are designed to live in a family and not alone. Meron akong kukwentong artista sa inyo, ne? Nung panahon po namin, may sikat na artista, pangalan niya
Michael J. Fox. Ang pogi-pogi po ng Michael J. Fox, isa Canadian actor. Siya yata yung artista dun sa Return of the Future, parang futuristic. Three series pa po yun. Pogi-pogi po siya. Pero did you know, he married also another beautiful actress. Nagka-anak po sila, apat. Kaya lang na very young age, 29 years old, nagkaroon po siya ng Parkinson's disease. And for 7 years, he did not accept it. He kept it as a secret. Until hindi na maitago, may Parkinson's siya. Nilabas niya, he became an advocate looking for this cure for Parkinson's disease. Alam niyo po, ba't nakapag-survive po siya? Nung nagkasakit siya, kala niya iiwan na siya ng asawa niya, artista yung asawa niya. Hindi po siya iniwan ng asawa niya. Tumanda na rin yung mga anak niya, hindi siya iniwan yung mga anak niya. May Parkinson's ang daddy nila, si Michael J. Fox. At alam mo po, lately, may nabasa po akong article sa kanya, may sinabi si Michael J. Fox, not an artista, as a father, as a husband, as a member of the family. Sabi po ni Michael J. Fox, family is not only the most important thing, it is everything. Siguro para sa taong may sakit, para sa taong nangangailangan ng kanyang pamilya, family is everything. I tell you, our baptism in our faith also makes us family. That our faith is not only a function of weekends, Saturday, Sunday masses. It's not only about prayer, but giving a sense of identity and sense of dignity. Sabi nga ng mga Afrikano, dalawang African proverbs na barati kong sinasabi, it takes a village to raise a good child. Hindi lang mabait na daddy, hindi lang mabait na mommy. It takes all of us for these children to grow. This week, nagkaroon po tayo ng napakagandang summer kids workshop. Alam niyo po, ilan yung nag-attend ngayon? 218. Na-doble yan. Kaya ngayong mga bata, mayroong guitar, nabilang alo, gigitara lang ang nabi ko. Mayroong fine arts, yung drawing na, nakadefine lang, akibusan na yung color combination. May creative arts, mayroong hip-hop, mayroong jazz, dancing, may singing, doon sila sa aircon. At yung mas kasama niya, mga 2 years old to 3 years old, mga toddlers, dito po, handled by a professional school for children. And you know, kahit matandang binata po ako, matwambay tao ko, I really felt like a father to them. And I felt yung mga kuya, mga ate, taking care of the young, I'm also very happy for these young people. Hindi ko alam kung may mga picture ba kayo dyan? May mga picture ba kayo? Just for them to see what happened this week. At bukas ng gabi, magkakaroon sila ng recital. And we wish to be very proud for these young people in our community. And if we don't have the pictures, we'll just check it in our Facebook. Magtatapos na lang po ako dun sa nabasa ko. Di ba kung saan pag yumayaman tayo, yung ating inisip, how I can secure myself. Security, syempre. Security. Ang ating baka mawala, baka pasukan tayo. Pero may nabasa ako, sabi, when you become wealthier and you have more than what you need, build a longer table, not a higher fence. Pag yumaman po kayo, huwag po kayong gumawa daw ng mas matas na bakod. Padagdag niyo po yung lamesa niyo na mas mahaba. It means you can welcome more, celebrate more, and share more with your family and your friends. Let this be our celebration of our Holy Trinity, celebrating our oneness, our unity, not our efficiency and success, but our sense of oneness. The way God is one, and yet His Father, Son, and Holy Spirit. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.